Ngayon pong Saturday morning, si dating Senator Panfilo Ping Lacson. Sen, magandang umaga po, Robert Mano, sa Headlines of the Day. Robert, magandang umaga sa mga sayo, sa mga taga-subaybay. Opo. Opo. Eh, Sen Ping, ang unang tanong, dati po kahit anong tanong namin sa inyo at kahit anong pilit din ng ibang mga kasamahan ninyo, ang sinasabi ninyo ay para mas nag-enjoy na kayo talaga sa pagpapahinga at parang graduate na talaga kayo sa politika. Ano po ang naging motibasyon ninyo? Bakit po naisip ninyo na sige nga, I'll give it another try? Totoo yun. Talagang nasabi ko yun. Ako'y magpapahinga na at tapos na. Gardening na lang at mag-relax sa buhay. Pero alam mo, sa mga nangyayaring kaganapan, napakaraming pwedeng gawin pa pala. Dahil lalo na yung pambansang budget. Alam mo naman, naging advocacy mo yes. Yung pagbalangkas o pagbusisi sa ating pambansang budget. At may ang naisip ko lamang, parang mahirap tumulong na mag-fix o mag-ayos ng problema sa labas. Kung nasa loob ka, mas malaki yung magagawa mo kaysa yung nasa labas ka na nagmamatsyag ka lamang. Samantala kung meron kang direct na pakipag-ugnayan sa yung mga kasamahan at direktahan ang yung ginagawa, mas malaki yung iyong magagawa. So, isa yon. Pakalawa, nasabi ko na rin ito, talagang sadyang namimiss ko yung aking Senate staff, ano? Dahil maganda yung aming samahan noon at hindi naman sa pagmamayabang. Taas noon, bawat isa sa amin noon, na talaga maayos yung aming pamamalakad sa opisina. So, yon. At marami pang ibang dahilan, no? Kaya matagal din ako na pag-isip, nagmuni-muni. At yun nga, nung dumating yung ultimo, yung araw na kailangan magdesisyon, lagi naman kami nag-uugnay ni Senator Tito Sen. Ano? Opo. At yun nga, isa rin siya talaga sa malaking bagay na nagkumbinse, malaking dahilan sa pagkukumbinse sa akin para samahan siya muli sa itong halalang susunod. Sen, itong usapan ninyo, gaano katagal or prior sa announcement ng administration, gaano nakatagal na finalize ito at eventually nahimok nga po kayo na to run under the admin? Nagsimula ito, Robert, noong I think May or June this year, na yung isang malapit na kaibigan at taga-suporta ng Pangulo Marcos, inausap kami dalawa kasi galing daw sa dinner kay Presidente. At ang kanyang pahiwatig o pakiusap sa amin, ni-relay niya, sabi niya, may pakiusap si Presidente. Kung sakaling tatakbo kayong dalawa, baka pwedeng sa kanya na kayo tumikit. At kami naman, ang sagot ko sa kanya noon, si nagkatingin na kami ni Tito Sen. At sabi niya, si Ping, tanongin mo si Ping. Sabi ko, kung ako yung tatanungin, na kapag decide na ako, talagang ayoko na rin talaga, gusto ko na rin magpahinga. Hindi, sabi niya, kung sakaling lang tatakbo, baka pwedeng doon na kayo tumikit. Nagtingin na uli kami, tapos tumangon kami. Sige, kung ganun, nakapagbita kami ng salita actually as early as June or May. Parang, this year. Parang ang naging commitment ay if ever natatakbo, under na sa slate ng admin. Oo. Yun yung commitment. Na-struck kami ng humility sa kayo magnanimity ni President Marcos na isipin mo, Pangulo na siya, tapos he went out of his way para makiusap pa ng gano'n. Ano? And since then, lagi kami nakapag-ugnayan. Tinatanong ako ni Tito Sen, nakapag-decide ka na ba? Sabi ko, wala pa. Talagang alanganin na ako. Talagang ang desisyon ko talaga noon, mula nung June o before, hanggang sa dumating na yung takdang oras ng September 26, nung nagkaroon ng convention, yung alyansa ng Bagong Pilipinas. Yun ang naging istorya. Plus, yun nga, in between, maraming, alam mo, issues. Paano, napapanood ko rin naman yung mga pagdinig sa Senado. At nasusundan namin, Sen, yung iyong mga tweets sa lahat ng issues na nakikita namin, di ba, yung point of view mo. Oo, lalo sa budget. Kasi, yun nga, medyo may problema yung budget kasi narinig ko kanina, na-monitor ko yung komentaryo mo na yung pagbalakas ng budget, yung proseso, no? Na pagdating sa BICAM, marami na nagagalaw. dati, diyan kami nakabantay kasi although nire-recognize namin yung tradisyon na yung BICAM, yung bicameral conference, yun yung third chamber. Hindi lang third chamber ng Kongreso, kundi third and most powerful chamber. Pero kung tutusin,
Robert, alam mo rin naman ito na pagka nag-buy ka, ang pig-uusapan lamang doon yung disagreeing provision. Opo, diba? Opo. Hindi nagkasundo. Iba yung version ng Senado, iba yung version ng House. Pag i-reconcile lang yon. Pero nangyayari sa buy-cap, lalo sa budget, ang dami na sumisingit na wala naman sa version ng Senado, wala sa version ng House. Eh dyan kami lagi nakabantay noon, lalo sa subcommittee level pa lamang o sa committee hearing pa lamang. Eh talaga nakabantay na kami dyan. Oo. Ang isa sa naging contention doon sa nakaraan, Sen, na sa budget, itong, I mean itong for this year, di ba yung provision na pwedeng gamitin yung mga reserve? Ito yung reserve funds, kagaya nung nangyari sa PhilHealth ngayon, doon kinuha eh. Nasabi ng ilang sentos, hindi naman namin alam na may ganun palang isinama doon. Yung pang isa, ano, yung ang program fund kasi, alam mo, under tatlo yung, ano, eh, yung party ng budget. Eh, yung regular budget na tinatawag, ito yung binibigay ni nilalagap para doon sa mga implementing agencies. Mm-hmm. Lahat na, pati Senado, Kongreso, Judiciary, lahat na, no? Mm-hmm. Buong gobyerno. Mm-hmm. Pagkatapos, meron tayong tinatawag na special purpose fund. Mm-hmm. At ang pangatlo, yung automatic appropriations. Ito yung wala na tayong magagawa kasi automatically appropriated na yan. Oh, best service, yung ERA, na yan lahat yun. Yung pangalawa, yun yung standby appropriations, special purpose fund, na ilalim noon, nasa ilalim noon, ang program fund. Mm. Ang napansin ko noon, kasi maski wala na ako sa Senado, nakakakuha pa rin ako ng mga information tukol sa budget. Nababasa ko pa rin yung budget books. Opo. At yung mga provision. May napansin ako doon kasi under unprogrammed appropriations, a program fund, o yung UF, tatlo lang yung special provision doon. Ang nakalagay yung pwedeng, ibig sabihin, naka-qualify doon na ang pwede talagang galawin doon yung tatlo yung provision doon, nadagdagan ng dalawa. Yung dalawa dinagdag, nasama yung GOCC. Oo, GOCC. Yung PhilHealth pumapasok doon. Opo. At yung pang-apat, ang pang-lima, yung Foreign Assisted Project. Mm-hmm. So, yun, hindi pwedeng gawin yun. Kasi ang General Appropriations Act, eh general law yan. Mm-hmm. Hindi pwedeng i-amend ng general law ang special law. Mm-hmm. Ang special law, yung PhilHealth Act, yung Universal Healthcare Act, at saka yung PhilHealth Act, may mga amendments pa yun eh. Mm-hmm. So pag special law, hindi pwedeng i-amenda ng general law ang na katulad ng General Professions Act. So yun ang isang, kung ako, naisip ko lang, kung naandun ako, at napag-usapan yon, ipapatanggal ko yung dalawang special provision na yun. I-scrap yung provisions hindi na yun. Hindi talaga dapat. San, balikan ko lang yung inyong pagtakbo. Ano? Bukod sa admin, may iba pa bang grupo na medyo nag-request din na sabihin, San Ping, sa amin ka na lang sumama. San Ping, baka gusto mo mag-join sa amin. Oh, yun pa, nung kinausap kami, nabanggit ko rin yon. Sabi ko, full disclosure, kasi meron din isang partido, isang grupo, na gusto kaming kunin na guest candidate sa kanilang koalisyon o partido, no? Eh yun ang hindi na-resolve, pero sabi niya wala namang problema kasi maski noong 2016 nung ako inadapt ng Liberal Party matatapos na yung termino ni President Pinoy, si Marrojas yung presidential candidate noon. Naimbitahan ako na maging guest candidate. Pero aside from yung partido ni Namar noon, yung Liberal, inadapt din ako ng partido ni Vice President Binay. Tapos nung initially, although hindi na itinuloy, naadapt din kami ng partido ni dating Presidente Duterte. Mm-hmm. So, nangyayari naman talaga yon na gine-guest candidate ka. Ngayon, gusto kong linawin kasi noong tweet ako, kasi may nagtanong sa akin doon sa tweet, na ano ba yung partido ko. So sinagot ko, sabi ko, hindi, independent ako. Kasi pag file ko ng COC, i-indicate ko doon yung aking political party. Eh wala akong political party, kaya independent candidate ako. Pero ako'y inadapt o ginawang guest candidate ng Nationalist People's Coalition dahil nga si Senate President Tito Soto, eh siya yung chairman ng chairman o secretary general ng NPC, no? At pinag-usapan niya ako, gagawin kitang ibibigay ka ng isang slot dito sa akin. Kung sakaling maisipan mo magbagong isip mo, basta't meron kang isang slot bilang guest candidate na naghihintay sa inyo. Gagawin kitang parang honorary member. Opo. So, yun ang amin naging usapan. So, nung sinabi ko independent candidate ako, marami na nagbasa sa akin na sinabing, eto na. Uh-oh. Eh,
kasama na nga doon sa 12, eh, bakit sasabihin mo independent ka, eh, kasama ka sa koalisyon? Yung mga hindi nakakaintindi pa ng political party at saka yung alliance, so alliances ng mga political parties, hindi siguro naintindihan. So gusto ko linawin, magpapayala ko bilang independent candidate, pero ang PONA, yung Certificate of Nomination and Acceptance, ang mag-i-issue, Nationalist People's Coalition. NPC. Dahil nga kay Senate President Soto. Opo, opo, tama. And then, Sen, dito sa, ano, pagdating naman sa ibang mga issue, after, syempre, may filing tayo niyan, di ba? And then, kahit nga sabi nyo, hindi na kayo nag-senador, pero yung mga issues, eh, parang kating-kati talaga kayo na bigyan ng solusyon, bigay yung panig ninyo. Isa dun sa observation ninyo, puntahan natin yung case dati, dahil bilang dating PNP chief, sir, at batikan ka pagdating sa investigation, at dati ka rin naman nag-Senate talaga, dun sa nangyayaring hearing sa Senado about dun sa illegal POGO operations kay Alice Go, ano yung nakikita nyo kay former Bamban Tarlac Mayor Alice Go? Talaga bang spy siya, trained spy, based dun sa assessment po ninyo bilang isang dating PNP chief? Oh, yun ang observation ko nung una pa, no? Nung nagkaroon ng pandinig sa Senado, na yung kanyang pagsagot, pagkomentaryo, talagang sa tingin ko, dahil hindi ko naman na kinoconclude, ayoko naman i-impose na maniwala kayo sa akin na espiya yan. Mm-hmm. Pero yun ang aking observation. So parang ipinaprod ko o ina-urge ko yung intelligence community na laliman palalo yung tinatawag na RCBI, ano, yung record check and background investigation. Laliman palalo at baka naman talagang may kinalaman sa sa espionage itong si Alice Go. Mm-hmm. Eh kahapon sa pagdinig ng House, eh parang may lumabas na ng ganong maski pa paano, hindi naman na ebidensya, kundi maski pa may basihan yung akin ding observation na pwede siya maging spy, kasi nga may inilabas doon, I think si Congressman Albario, no? Opo. Ng isang panayam ng Al Jazeera, so isa-isang nakakulong na sa Thailand, na sinasabing ang nagpondo ng kandidatura ni Guo Waping o Alice Go, eh yung China. Mm-hmm. So whether totoo o hindi, at least makita natin doon na pwede nga yung possibility na pinadala yan ng isang foreign government para maging spy. Ngayon, anong role? Ayan, correct. Alam mo, yung nakapagsimula na siya maging mayor, ito yung pinaka-concern ko, Robert. Opo. Mayor na siya, no? At hindi malayo, kasi maski magtanong ka sa Bamban Tarlac, maganda yung kanyang palakad doon. Yes. Siyempre, hindi naman niya kailangan ng pera kasi bilyon-bilyon ang kinikita ng POGO operation at ibang mga kung anong negosyo pa doon. So talaga napupunta sa mga kababayan niya. So nagpupundar siya. What if sa susunod na eleksyon o mga susunod na eleksyon, eh hindi na siya tumakbong mayor kundi tumakbo sa Congress. Halimbawa, madali sa kanya yon na maging kongresista. Mm-hmm. Pag congressman na siya o congresswoman, may access na siya sa mataas na level ng security classification. Yes, correct. Kasi tataas yung kanya security clearance. Mm-hmm. So, delikado yun. Kung talagang espiya siya, medyo compromise na lahat yung ating totoo yun, Sen. Kasi halimbawa, di ba, nagkaroon ng closed door discussion, di ba? Yung Nika, halimbawa, eh, kung kongresista siya at kung totoo nga na spy siya at nandun siya sa discussion, eh malalaman niya lahat. Totoo yun, no? At kung ano yung, halimbawa, Philippine Sea pag-uusapan, at kung espiya nga siya, eh napaka-delay niyang i-relay yun. Naalala ko tuloy yung kwento nung, hindi kwento, true to life story nung Israeli, yung Mossad. Mm-hmm. Eli Cohen, ano? Eh, pinrojek ito ng Israel. Mga 1960s ito, eh. Pinrojek siya sa Syria. Dahil yung nangyaring Six Day War, no? Ang galing nung, kaya nagbalik tanaw sa akin yon, dahil nga nung na-observahan ko si Alice Go, alam mo si Eli Cohen, naging very successful siya hanggang umabot yung kanyang antas, yung level niya. Umabot to sa nakipag-inuman siya, nakipag-sosyala, nakipag-party. Sa mga ministers ng Syria. At saka mga top businessmen. So ang ginagawa niya, naglalasing-lasingan siya, nagpapainom siya doon. At paglasing na, kwentuhan ng katakot-takot, nakukuha niya yung mga sensitive na information tungkol sa Israel. Opo, so at ito'y kanyang nire-relay naman sa bansang Israel, sa Mossad ng Israel. Mm-hmm. Magaling yung Mossad, isa sa pinakamagaling na intelligence agency sa buong mundo. At nabibigay niya yung nate-telegraph niya kung ano yung pinaplano. Mm. Kasi kung top ministers, pwedeng naandun yung pinaka-equivalent ng NICA o National Security Advisor ng Syria.
nai-re-relay niya, nate-telegraph. Ang bandang huli nangyari nung lagi siya nagpapadala through kasi nung araw, 'di ba, Morse code o hindi naman wala pa naman cellphone noon eh. Apo. So doon siya na triangulate at nung mahuli siya eh nahang siya, binitay siya, pinatay siya, na-execute. O, national hero siya sa Israel. So hindi ko naman sinabing ganung kasing galing si Alice Go, pero may mga indication na pwedeng umabot sa at least man lang doon sa level na magkakaroon siya ng access sa mga classified information, yung high level classified information. Eh, delikado tayo. Puntahan natin, Sen, yung iba pang naging topic, no, naging issue. Tanong ko lang yung point of view mo. Punta tayo sa PNP na dati mo pinamunuan. Ang PNP na dragged sa Pogo dahil doon sa sinabi ng isang PAGCOR head o na pinuno ng PAGCOR na may dating PNP chief na tumatanggap ng payola monthly mula sa Pogo money, and then ang PNP na punta na drag din sa issue naman ng pag-aresto kay Pastor Apollo Quiboloy, and now si General Torre nasa CIDG. Ano yung nakikita mo in general, Senator Ping, dito sa naging performance ng Philippine National Police? Ang PNP kasi malawak na yan, napakalawak na organization. Kung ilang mahigit 200,000 na ngayon yung miyembro ng PNP, noong panahon ko, nasa mga 100 plus yan eh, 110, 112,000. So, mahirap talagang i-manage. Maski anong organization, may lalabas at lalabas ng mga rogue members. Ano? At yung Pogo, talaga napaka madali malure kasi ang daming pera. Eh, dumating na tayo sa punto no ng mga nakaraang taon na makakasalubong ka ng mga SUV, mga luxury vehicles. May mga escort na hindi lamang haga, hindi lamang yung escort na backup, kundi may hagad pa. Eh, pagka tinignan mo na kung saan pupunta, hindi naman ito government official, kundi mga Chinese ang sakay kasi pagbaba sa pupuntahan, sa hotel, sa restaurant, makita mo ang bababa, mga Chinese. So maliwanag, mga Pogo yon. So bakit? Ang police, siyempre, may tinaasan na ni President Duterte yung sweldo. Dinoble na. Pero yung sa mga iba, wala namang kasiyahan, walang kabusugan. Ang binibigay na allowance, yung base doon sa narinig ko, binibigay na allowance sa bawat isang police na magse-serve as security detail. Illegal ito kasi moonlighting yan eh. 70,000 a month at least. Laki ano? Malaki, talaga malaki. Parang laki. Sweldo na ng... hindi, mababa ng konti sa sweldo ng sabihin na nating yung pinakamababa, patroller o corporal. Pero malaki pa rin. Kaya nahihikayat yung ibang pulis na mag-security sa Pogo, mga Chinese operators. Ngayon, pag nandoon na, siyempre, parang atsoy na yung touring kasi binabayaran eh. Siyempre. Magkakaroon ng extra money kung meron na ipapagawa na mas illegal pa. Magkikidnap. Kasi may mga insidente na yung involved sa kidnapping ng kapwa Chinese, yung dahil sa mga casino debt, eh pinapakidnap, ito na torture, at pinababayaran sa pamilya sa China o sa Hong Kong. So, umabot na sa ganong punto. So, medyo sumama na sumama ang tayo ng PNP. Hindi naman, napakaraming miyembro ng PNP na tumutupad sa tungkulin, pero hindi maiwasan, meron talagang mga napapasukan din ng talagang sabi na nating nakakasira. Nakakalusot, oo. Oo. SN, ito, isa pa. Yung mga issue naman ng smuggling, eh hanggang ngayon, ang dami pa rin na kukuha ng mga smuggle goods, ang daming hindi nakalulusot no, sa Bureau of Customs. Totoo ba na kung hindi ka tumakbo for senator, ay may posibilidad na ikaw ay alukin na maging pinuno ng Bureau of Customs? Alam mo, Robert, dalawang pangulo na at dalawang beses na na-i-offer sa akin yan. Yung... Ba't ayaw mo, Sen? Ayoko talaga tinanggihan ko. Ang sagot, ang nirelear na yung isa directamente, may itong pangulo yung nagsabi sa akin na doon ka muna sa Customs. Yung pangalawang offer, nirelear lang sa kapwa ko, Senador. Ang sagot ko nalang sa kanya, nako, sabi. Kasi hindi masabi sa akin ng pangulo kasi nga,
bureau level yung custom. Correct, correct. Sabihin, bureau nahiya level. Lang sa'yo dahil Uh-oh. Baka sabihin demotion. Kasi correct, correct. Senador pa ako noon eh. Matatapos na yung termino ko, I think, in 2013 at that time. Opo, ano? Opo. Si Pangulong Pinoy ito, nag-offer through a fellow senator na dating nakasama niya rin. Ang sagot ko na lang, pagkasabi sa kanya, maraming salamat, pero dalawa lang pwede mangyari sa akin dyan. Mapatayo ko ng customs o makapatayo ko ng customs. So, ganun ka lala yung sitwasyon doon. Pero yun lang, parang pinakita ka, parang inano ko lang. At unang-una, sabi ko, wala akong technical na know-how o capability kasi taxation yan eh. Hindi naman tayo eksperto sa field. Yung unang nga nag-offer sa akin, si Pangulong Estrada. Sabi ko, sir, hindi makakatulong sa'yo dyan kasi ang orientation ko, siyempre PNP, chief PNP ako, law enforcement ako eh. Ginanong ko na lang siya. So maraming salamat na lang siya, pero ayoko, sabi ko. Oo, parang kumbaga alam mo din yung limitation mo. Sen, pang isang tanong pa bago kita pakawalan. Alam kong kinuwalang namin yung oras mo. Dahil nga ikaw ay tatakbo muli sa pagka-senador, ready ka na ba na bumalik sa Senado at abutan mo yung... Eh, di ba usually kaliwat kanan yung pambabash ngayon sa mga sa Senado natin dahil dun sa mga videos sa social media, sa mga photos na lumalabas sa iba't ibang mga senador na to eh. And then recently, yung heated argument ni Senator Alan Peter Cayetano tsaka ni Senator Mig Subiri, common ba, paliwanag mo nga sa taong bayan, sa mga nakikinig sa atin, common ba na umaabot talaga sa ganun na hiyawan, bulyawan yung nangyayari discussion because of pagiging passionate ninyo doon sa certain issues na ipinaglalaban ninyo sa Senado? Hindi naman common occurrence, Robert, pero nangyayari yan. Noong panahon namin, may nangyayari rin ganyan sa floor, nagkakainitan, nagkakagirian. Pero at least hindi man naman tayo umabot sa suntukan tulad na nasaksiyan natin sa Taiwan, sa Parliament ng Taiwan. Diba? Opo, opo. Umabot talaga nagsusuntukan. Nag-aabutan talaga doon eh. Oo, hindi pa naman tayo umabot sa ganun. At salamat naman sa Diyos. Ano? Kasi hindi mo maaawat minsan yung emosyon. Ano? Pagka nag-run high na yung emosyon, hindi mo kayang pigilin na yung... At minsan nakakalimot na nandun pala sa plenaryo. Pero nangyari yan, tatandaan ko. Between Senator Dick Gordon and Senator Trillanes. Nangyari rin yan between Senator Trillanes and Senator Meigs. Ano pa ba? Basta't merong ganyan mga pangyayari. Pero hindi common, napaka-rare na mangyari yun. Misa sa committee hearing, Apo. Misan sa plenaryo. Pero hindi magandang sight. At the end of the day, pagkatapos ng gano'n, ng pagkainitan, at merong cooler heads na nag-intervene, makikita mo, nagkakamayan naman eh. At pagdating sa lounge, nagkakatawanan na lang. At pagka ganun... Pagka magsusuntukan. Panghuli na lang, Sen, isa pa. Kailan ba yung schedule niyo ng filing ng COC? Sa Wednesday kami. Sabay-sabay kami. Sasabay ako doon sa nag-adapt sa akin political party. Kina Tito Sen, si Senator Tolit, si Tito Lapid. Lito Lapid. At saka si Mayor Abby Binay. Sila kasi yung mga NPC members. Eh. Ayun. So, yun po ang aabangan namin. Senator Panfilo Lacson, maraming salamat po sa inyong oras, sir. Thank you, Robert. Good luck po. Thank you, Sen. See you.